food. You've seen Enchanted River? Yeah. You're done? Yeah, we're done. Okay. Gigantimangu. Yung nararamdaman ko each and every time na mag-travel kami, parating may excitement yan eh, di ba? Meron kang question mark kung sulit ba yung magiging biyahe namin? Maganda ba yung mai-feature namin? Maganda ba yung ipalalabas namin at may ipapakita namin sa inyong mga viewers? Yun yung takot ko. Pero at the same time, yun nga, yung takot na may halong excitement dahil, uy, bago na naman yung mai-feature natin. Bago na naman yung mga kwento na ibibigay namin sa inyo at may iuuwi ko sa pamilya. Matagal na akong host ng travel shows. Well, 7 years to be exact. So medyo alam ko na yung kadalasang problema ng mga kapwa kong biyahero. Ang oras at budget. Pero maniniwala ba kayo na kayang libutin ng isang bayan kahit konti lang ang dalamang pera at limitadong oras? Nasa diskarte lang yan, chong. Okay, mga biyahero. Simple lang to eh. Meron tayong 48 hours para bumiyahe sa Bislig, Surigao Del Sur. Ready? Say yes. Okay, let's go. Bislig, it's a small city na actually I didn't have any expectations. Hindi pa tumatak yung Bislig sa akin dahil hindi ko pa napupuntahan at dahil wala pa akong narinig na reputation. So I guess it's pretty good that wala akong kaalaman tungkol sa Bislig. Parang I need to experience it firsthand. Sabi nila, ang hinahanap ko sa isang bakasyon, sa Bislig ko raw makikita. Nature. Adventure. At sariwang seafoods. Ang Bislig ay matatagpuan sa Surigao del Sur, nasa silangan o eastern part ng Mindanao. Sa ngayon, walang direct flight papuntang Bislig City. Kaya kung gusto mong marating ito, pwede kang dumaan via Butuan City, Agusan del Norte. O kaya naman, via Davao City tulad ng ginawa ko. Alright, touchdown Davao Airport. Now, mula dito sa Davao, siguro mga 4-5 hour road trip pa kailangan natin para makaabot tayo sa Bislig City. So, kailangan natin kumain muna. Bawchi muna tayo. Fight! Ang maganda sa Davao, maraming choices ng kakainan. Isa rito ang isang tourist stopover ng syudad, ang Malagos Garden Resort. I think this is my 3rd or 4th time. Pero this time, nako, I think perfect yung climate. It's January, malamig at kahulan lang. So, sa totoo lang, pwede akong mag-jacket dito ngayon. Ganong kalamig. Wala tayong oras para mapanood yung bird show. May oras tayong para kumain. So, yun lang talaga nasa isip ako ngayon. Kumain. Yun! Handa na! Ganyan dito sa Malagos Garden Resort. Parang self-sustaining area. Bakit ka mo? Yung mga kinakain namin ngayon, lahat ng gulay, goat's cheese, nanggagaling dito. Certified fresh. Mga biyero, kapag kayo naglo-long ride, importante, pagkain. Parati kayo magdala ng baon. Kahit naman hindi kayo nagbabiyahe, kailangan meron kayong snack in between para hindi lang masyado kayong magutom. Mahilig kang makinig sa music, then go ahead. Ako, hindi ako ganun eh. Ako, reading material. Mas nakakabasa ako kapag gumagalaw, hindi naman ako nahihilo. Yun yung ginagawa ko habang nagtatravel dahil sayang naman eh, nakupo ka lang eh. Pagdating naman sa comfort, siyempre, hindi ka naman pwedeng pumili parati na hindi kayo magsisiksikan sa van or whatever. It's better for you to choose a van na komportable ka, na pwede mo i-recline yung chair mo.
Kasi sayang yung magiging biyahe nyo kapag dating mo sa biyahe, hindi ka na nakakain, pagod ka pa, eh hindi talaga magiging masaya yung experience yung paglapag pa lang dun sa pupuntahan nyo. We're finally here in Bislig, and what a way to welcome us with really good food dito sa tinatawag nilang Highland Function Farm. Ano boys? Fight? Ready? Game? Kuya, okay ka pa? Siya nga pala yung driver namin. Gising ka pa kuya? Isa lang iniisip ni kuya, kain na, let's go! Kaya humataw rin kami. Tara, kain tayo. Pagdating sa Bislig, ang una pumasok sa isipan ko, it's just another town. Maraming tao sa kalsada, maraming tricycle na naglipa na. May isip mo, hey, kaya nating libutin ang lahat ng pasyalan ng isang araw lang ah. Yun ang akala nyo. Dahil sa natutunan ko sa marami kong biyahe, it will take you at least 2 days or 48 hours para makilala ng kahit bahagya ang isang lugar. Sa pagod sa biyahe, tama na lang, itulog ko muna ito para full energy ako sa adventures ko bukas. Sarap na tulog ko. Bakit ka mo? Siyempre, natulog lang ako sa the best inn / hotel / motel / boutique. Ewan ko, basta ito. Pag pumunta ka sa Bislig, ito na yung pinaka high class, yun ba yun? Na pwede mong tirahan dito sa Bislig. Your accommodations, simple. Air-conditioned rooms. May CR sa loob, may breakfast ka after. Ano pang habol mo? May mga iba't ibang uring matutuluyan dito sa Bislig na siguradong swak sa budget nyo. Pang pamilya man, pang couples, o pang solo. It's always a good idea na mag-check sa internet ng mga local hotels bago pa man kayo bumiyahe papunta rito. Guys, I'd like you to meet someone special. Guys, please meet Tita Deli. Tita Deli, yes. Guys, si Tita Deli, siya yung may-ari ng Paper Country Inn. Bakit Paper Country Inn, Tita Deli? Yes, because noon, trabaho pa kami sa Paper Country Inn with my husband Marvin. Okay. I used to work with corporate planning and si Marvin sa paper mill. Yun, paper mill. Yes. So dati talagang you guys are running a big paper company, paper producing company dito sa Bislig. Yes. In fact, Pick Up Resources Incorporated is the only integrated paper mill in Southeast Asia. Ang Pick Up Resources, na dating pinakamalaking paper mill sa Asia, ang siyang bumuhay sa karamihan ng mga taga Bislig City noong nag-ooperate pa ito. Nagtanim ang mga locals ng mga punong kahoy na siyang raw materials ng paggawa ng papel. Ang iba naman sa factory nagtrabaho. Nitong huling dekada, unti-unting nagsara ang paper mill at naghanap ng ibang pagkakakitaan ng mga dating trabahador dito. Kaya't bumaling ang local government sa turismo para mabigyan pagkakataon ng kanilang lokal na ekonomiya para kumita. At dahil nagsisimula pa lang ang tourism industry ng Bislig City, magandang silipin ang mga bayang ganito na hindi pa masyadong commercial ang tourist spots. Umpisa na ng lakwasya natin mga biyahero! Sunbathing while riding on an abal-habal going 60 kilometers per hour without any helmet! The widest waterfall in the country. Okay, kala ko hindi ko lang. Meron pa doon, ito pa yung anak. Ang lakas! 100 meters away from the falls, mararamdaman mo na yung falls. Ito yung ipinagmamalaki naming chocolate beach. Yeah! Sa Bislig, marami puntahan pwede ka pumunta sa Biwok. Pumunta po kayo doon sa Ocean View po. Yung Ocean View Park, yung may kataasan na 200 steps yata yun. Dalhouse. The Enchanted River. Yung Enchanted River. Picnic, tsaka bonding, family. Of
course, the Pinoyan Falls. Pinoyan Falls. Oh, wala, doon lang magpapahinga. Gawa ng mga magandang plano sa buhay, ganun. Siyempre, akala nilang tourist destination dito, ang tinatawag nilang Pinoyan Falls. Itong tricycle na ito, ready for tourists. Look at that, ha? Yeah? Nice painting, Kuya. Kuya, ano pong pangalan nyo? Aurelio Bagutsay. Aurelio Bagutsay, 20 years na po kayo dito? Almost 30 na. Dahil 26 ako sa pick-up noon. Ah, pick-up talaga? Oo, dati ako pick-up employee. Okay, isa sa mga empleyado ng the great pick-up, yung paper mill na pinag-usapan natin natin kanina. Para ano? Makita yung ano po, advertisement. Yan! Ba't ina-advertise yung po yan? Oo, dahil yun ang ano dito. Oh, ayan po yung tourist spot. Ayan yung tourist spot? Oo, Pinoy ang pool. So pag ina-advertise mo yan, what's in it for you? Kumbaga, kumikita ka pa rin dyan ba? Ah, hindi naman. Ah, hindi naman. Wala lang, para lang ano? Ano lang, ng mga customer. Yung customer lang, para matuwa sila, alam nila kung saan sila pupunta. Okay. Okay. Thank you. Bakit ako bang na-interview nyo? Ikaw ko yung nag-stop dito sa harap na. Salamat. Okay. Ako, nakalimutan ko. Gusto ko sumabay. Kuya, dali lang! Madaya dyan, Pinoyan Falls? Aba, here we come! Ikaw ba mabiyahe ka sa beach, waterfalls, sarap mag sunbathing. Ha! Eto, sunbathing while riding on a tricycle, or should I say habal-habal, going 60 kilometers per hour. Without any helmet! Let's go, Kuya! Bato, Kuya! Bato! Diba, hindi talaga madali ang pag-start. Dahil syempre si Kuya, kailangan niya i-balance yung weight na sa kaliwa niya, yung weight na sa kanan niya. Pero once na nag-start na, at nagkaroon na ng momentum yung mismo motorsiklo, madali na, ano kaya? Wow! Hindi ako maligot! Ang kanta ng part ko eh! Hindi talaga, parang mas nahihirapan kami dahil natatakot kami para kay Kuya. Parang ganun. Pero yung upuan namin ni Alan, actually hindi siya ganun ka-comfortable dahil nakakatakot din eh. Sabi kasi ni Kuya, yung normal stance or normal sitting, ano ba tawag dyan? Normal sitting position ay yung paa na sa harapan. Diba? Hindi dapat ako ganyan. Okay, so hindi ko nagagawin yun dahil mukha. Alam mo yun yung maganda dyan sa probinsya eh. Nagkakaroon sila ng sarili nilang version of means of public transportation. Motorsiklo! Pero maglalagay sila ng ano, plywood sa left and the right. At pwedeng sumakay dun mga tao. Maximum of 6. Well, 6 normal weighted people. Okay? Tinanong kasi kay Kuya yung sinakay namin. Eh, pag overweight, apat lang. Pwede kang tumayo. Depende yan sa'yo. Ako kaya ko eh. Okay lang. Matalo mo yung... Hindi! Kaya ko! Hindi po! Medyo may rough road ka pang daraanan papuntang Pinoyan Falls. Sana naman kapag lumakas ang local economy, mapasementohan na yung daan, di ba? Wala sa tower proper ng Bislig, abuti ng mga 30 to 45 minutes ang biyahe papunta sa pinagyayabang na falls ng bayan. Falls of Pilipinas. Yes. This is the widest waterfall in the country. Wow. Okay, kala ko hindi ko lang. Meron pa doon. Meron pa doon. Ito pa yung anak. Nandun yung nanay. Ang lakas! Siguro sabihin na natin, 100 meters away from the falls, mararamdaman mo na yung falls. Bakit kamo? Dahil napaka
napakalakas ng pagbaksak ng tubig na yung hangin mararamdaman mo, pati yung water vapors, talagang mababasa ka. Parang umuulan. Pero hindi pa baba. Umuulan, sideways. Tinuyan. Ibig sabihin daw, babalik-balikan. Yan. Dahil sa lapad itong halos 100 meters. Taas na 26 meters. Hindi mahirap isipin kung bakit binabalik-balikan nga ang nakabibighaning falls na ito. Now, pwede raw maligo sa may baksakan ng falls. Yan eh kung malakas kang lumangoy para hindi ka matangay ng agos na tubig. May balsa raw na pwedeng magdala sa'yo sa ilalim ng falls. Pero dahil nakakadaan lang bagyong Pablo, nawasak ang balsa. Pati na rin ang hagdaan ang magdadala sa'yo sa tuktok ng falls, yun, sira din. Sayang naman. Kung di mo trip maligo, no problem. Pwede naman mag-picnic sa tabi ng falls. 30 minutes to an hour lang dito. Nako, siguradong busog na ang mga mata mo sa tanawin na umaagos sa tubig. Pero kung hindi mo trip ang rumaragasang falls at medyo daredevil ride na habal-habal, well, why not spend an hour or two sa Baywalk? Pwede kayong mag-relax sa kanilang chocolate beach. Ako po si Benji Salamo. 3 years pa lang po ako naglalaro ng skimboarding. Ito lang po yung tinatawag naming Chocolate Beach. Pinipilit na lang namin na maglaro dito kahit maputek. Kasi di mo naman maiwasan na sa sobrang saya mo na maglaro, wala namang makakapigil sa'yo. Pero dinarayo ang Chocolate Beach hindi para sa swimming, kundi sa isang bagay na dito lamang pwedeng gawin. Guess what? Ang mud skimboarding. The best daw ang Chocolate Beach, lalo na para sa mga hindi pa talaga marunong mag-skimboard. Bakit? Well, dahil sa kapal ng pinaghalong tubig dagat at putik, madaling mag-slide ang board at hindi ito basta-basta lumulubog. Basta, handa ka lang dapat mabutikan. Ito yung ipinagmamalaki naming Chocolate Beach. Yeah! Baud! 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 Sabay sa alon. Hangin na malamig. Ay sarap sa piling kung pwede bang ulitin. Yeah! Biyahero Drew! Pagbalik naman natin, takbuhin natin ang buong Bislig! Mahirap na magdala ng bisikleta. Wala naman meron rentahan. Takbo na lang. At kapag ginabi na tayo sa daan, hanap tayo ng matatambayan. Ang Espiritu Street, atumbas yan ng malate natin sa Metro Manila. Dahil pa pwedeng gawin sa Bislig City! Babalik kami! Sa mga taga-Bislig ay nagsasalita ng Cebuano. Kaya magandang matuto ng ilang salita kung pabiyahe rito. Palihug. Pakiusap. Please. Lami. Masarap. Delicious. Salamat kaayo. Maraming salamat. Thank you very much. Okay. 5:30 in the afternoon. Ba? 5:30 in the afternoon? Nakaraning year? Syempre, tatambo tayo. Couple of episodes ago, kinumulan namin magtumukbo. Usually Friday morning, kahit saan kami pumunta ng probinsya, tatakbo ang buong staff and crew ng weekend getaway. Ngayon, biyahe ni Drew na, so may spillover yan. So, ang tatawag namin dito ay Biyahero Run. Now, sa Biyahero Run na to, ang gagawin namin, every single week, mag-tweet ako the night before, usually Thursday night, magti-tweet ako ng Thursday night. Tapos noon sabihin ko, oy, sinong gusto sumama sa Biyahero Run namin? Usually, magsisimula kami na 5:30 in the morning. Kung saan man kami. So, kung sinong gusto tumakbo with Biyahe ni Drew staff and crew, hey, you're free to run with us. It's just an easy 10K run. Ready? Guys, game? Okay naman yung ruta, usually we run 30 minutes out and 30 minutes back.
Ang pagtatakbo kasi, it's one good way of exploring the town. Usually nga eh, kapag ako itatakbo ng umaga, tapos na sasakay na kami sa kotse, iba na. Iba na ang paningin mo dahil, oh, ito, naalala ko to. Different way of exploring. Pag sa kotse kasi masyado mabilis eh, hindi mo na na-appreciate yung surrounding. May hirap na magdala ng bisikleta. Wala naman may rentahan. Takbo na lang. So see? Oh, alam ko na yung lugar! Asa na tayo? Ginabi kami pero ang masarap din kasi pagkatapos ng Biyahero Run, masarap din yung kain namin. Oh. Kapag bumiyahe ka, napaka-importante siyempre ng malinis at masarap na makakainan. Now, kung hindi ka familiar sa lugar, magtanong na lang sa mga naglalakad na estudyante o mga tricycle driver kung saan ang masarap na kainan. Siguradong sila kasi ang may alam ng mura at masarap na chibugan. Nulong po sa tabi-tabi kasi wala ko kasi malaking mall dito eh. Tapos, pag may bibilhin, dyan lang sa mga grocery, ganun lang. Yan ang Bislig. Five-minute dish. Isa tao. Soup na may crab. At very creamy soup. Seafood. Soup cream-based. Kahit hindi mo muna kainin yung crab. Sorb na eh. Champion talaga, the best. Fresh, syempre yung seafood. Ang sarap ng timpla ng soup. Ang sarap talaga. Ma'am, bakit po ba tinawag na Mutyan ng Bislig? Kasi ang Bislig is rich in aquamarine resources. Mm-hmm. Kaya tinawag siyang mutya kasi parang andito na lahat. Andito yung crabs, andito yung mga shells, andito yung fish, nandito din yung squid. Mag-mutya na tayo. Mutya na tayo? I want to taste more of your mutya. Kapag nasa biyahe ka, minsan mahirap maghanap ng gimikan. Pero maparakrakan, chill, o indakan, parang hindi ka maubusan ng mapupuntahan dito sa Bislig. Pagdating ng gabi o pagsapit ng gabi dito sa probinsya, simple lang naman sila eh. Yung kanilang idea of a good time, punta lang sila sa labas sa sari-sari store, order sila ng beer, order sila ng gin, order sila ng kahit ano nilang alcohol of choice. Pero para sa mga taong gustong magkaroon ng extra special at more colorful night, kailangan pumunta kayo dito sa Espiritu Street. Ang Espiritu Street, parang katumbas yan ng malate natin sa Metro Manila. Kita mo naman yan, magkatabi yung mga bars. And when I mean bars, two. Yung bar na yun at yung bar na pupuntahan natin dito. Yun. At meron pa sila, tatlo. Video okay. Secret. Mukhang nakainom na, hindi na nakakanta. Pero ito yung pupuntahan natin. Cados Point Disco Bar. Balita ko, may nakakatawa doon na nagpapatawa eh. Nakakatawa, nagpapatawa. Thank you. Ngayong gabi, ang dami ko nakilala, grabe. Mga sikat na personalities dito sa Bislig. Well, muna nakilala ko yung mutya ng Bislig. Well, hindi siya tao, pero nakilala ko siya. Ngayon, nakilala ko ang sobrang sikat na stand-up comedian
na sobrang talented na si Ligaya. Pero ang totoong pangalan niya ay Rodolfo Villegas. Rodolfo, kumusta? Hi! Saya, grabe. I don't really expect na mag-isa tayo, pero idol. No, ikaw yung idol nga. Kasi balita ako, ikaw raw talaga yung Ligaya, V Ligaya dito sa Bislig. Malaking utang na loob ko sa mga tao sa Bislig kasi minahal nila yung programa ko sa radio. At saka everyday na mag-show ko sa Kadas Point, lahat ng mga tao dumadag sa grabe. At okay. Saka ngayon, medyo ito na yung ikabubuhay ko sa lalaki. Charing, joke lang. Hindi, sa pamilya. Sa pamilya. Siya kasala sa aking everyday na pagkain. Correct. Pangangailangan. Okay, pag-usapan muna natin yung Bislig as a whole. Yung Bislig, kasi syempre hindi mo ako tiga dito, no? Yung mga local ng Bislig, ano yung ginagawa nila para ma-enjoy nila yung nightlife? What do they do sa nightlife, sa gabi? Ginagawa nila, nagpapaganda. Nagpapaganda? Nagpapasosyal lang. Nagpapasosyal lang. Having some gimmick. Gimmick-gimmick lang. Inom-inom. Kain-kain. Kahit marami mga problema, kagaya ng bagyong Pablo. Yes, yes, yes. After ng bagyong Pablo, kahit meron mga problema, nightline pa rin para siyempre, mawala yung problema na andun sa kanilang mga puso. Correct, diba? Correct. Oo, oh, oo. Oh. Kagaya ko nag-nightline agad ako. Nag-nightline ka agad. Hey, taraw! Hindi ka naman kagapatugala pa. Sa pagbabalik natin, makikipagtitigan ka ba sa kanila? Pero nagsimula talaga kami sa dollhouse na to from the gifts na na-receive ng may-ari. Oh, tatalon ka dito! Alam mo, nililoko natin yung mga tao. Hindi naman totoo yan! Swimming pool yan! Artificial! Kita na! Totoo ba? Totoo po ba? Ay, sorry, totoo. Sulitin natin ang Bislig, mga biyahero! Ikalawang araw na ng ating Bislig City, Surigao del Sur 48-hour tour. Manang pamamasyal dito, di ba? At kung may 20 pesos ka pang natitira, aba, may mapupuntahan pa kayong isa pa! Dito sa Ocean View Restaurant, aakitin mo muna ang humigit-kumulang 250 steps para makita ang ganda ng, well, ocean view! Pero hindi lang natural wonders ang meron sa Bislig. Dito rin matatagpuan ang isang natatanging doll collection. Mula pa sa iba't ibang panig ng mundo ang mga manika rito. At sa lagang 20 pesos entrance fee, well, pwede mo nang masilayan ang doll collection na tinatayang aabot ng hanggang 5 million pesos ang halaga. Ang dollhouse na to, ginawa to 8 years ago. Pero nagsimula talaga kami sa dollhouse na to from the gifts na na-receive ng may-ari. Pagka-receive na pagka-receive niya ng gift na yun, nagsimula na siyang mag-collect hanggang sa umabot ng more or less than 500. The money that was given as the entrance fee sa dollhouse ay ginagasto namin para sa mga bata na nangangailangan. Yung iba naman, ginagawa namin sa yung mga program na nasalanta ng mga bagyo, nagbibigay kami. Pero hindi pa tapos ang biyahe natin, mga biyero, dahil we save the best for last. Trust me. Okay, so roughly around an hour from Bislig City. Makakarating ka na dito sa Enchanted River dito sa Hinatuan. And when I say roughly, medyo dumaan rin kami sa mahabang rough roads off of the highway. I'm guessing you're not from here. Yeah, not from here. You are from? Russia. You're from Russia? Okay. Yeah. Traveling in Asia. In Asia. And why here? Why here in Enchanted River or in Surigao del Sur? We saw Enchanted River on the internet. On the internet? Yes, and the pictures were amazing, so we decided to come here. Nice. And we stayed overnight in the fishing village. Fishing village here in Hinatuan, yes. A couple of minutes away. Yes. Oh, so far, how's your experience here in the Philippines?
great. You cannot experience this in Russia. No. And it's winter there right now, right? Yes. Oh, okay. You've seen Enchanted Cave already? Yeah. I mean, Enchanted River? Yeah. You're done? Yeah, oh, okay. All right, then. Nice meeting you. My name's Andrew. Natalie. Kate. Natalie, nice Kate. All right, from Russia. Say hi. Hello. All right. Thank you. Bye. Nice to meet you. Alam mo, nililoko natin yung mga tao. Hindi naman totoo yan. Swimming pool yan. Artificial. Kita na. Totoo ba? Totoo po ba? Ay, sorry. Totoo talaga. Feeling ko kinulayan. Anak ng tinapa. Well, anak ng isda. Dahil kita mo, kitang-kita yung mga isda, oh. Dara, pasok tayo. Kalokohan! Hindi to totoo! Parang swimming pool eh, ma'am! Totoo yan, hindi to totoo. Totoo yan. Wow. Solid. Yung mga isda daw, talagang hindi nahuhuli. Yung mga sa bawal hulihin. So, bawal hulihin. At saka, noon pa man, noong panahon pa, hindi talaga siya nahuhuli. Kaya siya tinawag na enchanted. Yeah. Di ba nga robots ba itong mga isda na to? Parang nandyan lang sila, parang friendly. Hi, I'm tourist friendly. Yeah, come right in. Ma'am, bakit siya color blue? Siguro dahil sa lalim niya. Uh-oh. Kasi sabi nga nung mga scuba divers, yung talagang inano nila kung mga 80 feet daw ang depth niya. 80 feet. Mm. Tapos yun, yung mga turista pwedeng mag-swimming dito? Pwede silang mag-swimming. Kanina nga, iniisip ko kung worth it ba yung rough road? Worth it ba yung napakalayong na kailangan mong i-drive? Pero pagdating mo dito, parang, there you go, this is your reward. Parang gusto ko na mag-dive. With water as clean and clear as this, wow, there's only one thing left to do. I swear, the best 20 pesos I've ever spent. Pero dahil tanghalian time na at bawal huliin ang isda sa Enchanted River, punta tayo sa isang fishing resort. 15-minute boat ride away lang naman. Good morning po. Okay, ipupuntahan natin ngayon. DIY. Do it yourself. Gusto mo ng lunch? Aba, quit ka ng isda. Pero daw! Freshwater meets saltwater. Medyo maalat, konti pa. Sit down, fish cage, and resort. Hindi masyadong malaki kasing daan. Ano to? Hindi to alimango. Gigantimango. Hello po, magandang umaga po. Paano nga ba manghuli ng isda? Bingwit, sir. Bingwit? Hindi yung ako mismo magdadive, tapos ako kukuha? Hindi, sir. Bingwit. Ako magbibingwit. Price list of life. Sino, sir? Lapu-lapu, 700 pesos per kilo. Maya-maya, 400 pesos. Talakitok, 300 pesos. Native lobster, yun yung mga maliit, 900. Tiger lobster, 26. Assorted fish, 250. Slipper lobster, 900 pesos. Pero ito yung mismo, ikaw na mga huli neto. Or pwede rin, ipahuli mo na rin para. Pwede rin. Tapos pwede na rin ditong ipaluto. Oo, pwede sir. At pwede na rin dito kumain. Pwede kumain. At pwede na rin dito magpakasal. Oo! Wow!
all in one. I was gonna make a phone call. Okay, hindi na ako naniniwala na patience is a virtue. Pwede yung corn beef na lang? Tum na ako eh! No! Laki mo yan! Laki! So, yun yung nahuli ng mga kasamahan ko. Ako wala akong nahuli. Pero team effort naman to eh, so parang huli ko na rin to. Yeah! Tara, natin na natin to. Sabi nila, ang benta nila ay 300 pesos per kilo. Para sa talakito. Hindi natin kung nakailan tayo. Tatlong kilo. Hindi natin. Wala, 2.5. Ayan, ayos. So 900. Very good. Ibig sabihin nun, galit-galit na. Oh. So ito na yung nahuli namin. Okay, fine. Nahuli nila. Kanina. Talakitok. Alright. Yung tinatawag nilang cuttlefish. Alright. Inadobo, kinilaw. Ito, ginawang sabaw yung ano, talakitok. Ito naman, hindi namin nahuli. Pero nag-order lang kami. Ang sarap. Crispy. Kain lang kagad. Lahat. Pati ulo. Pati ulo ba kinakain? O rin yata, di ba? Yung talakito ko, fresh na fresh. Ngayon ko ba't gumagamit pa ako niya loko? Sama naman kayo ang kami ko. If ever man may formula ako, masayang kasama mo, see you later. Okay, bye. God bless you. Maaksyon. Baud! Baud! Yeah! Siyempre, yung mga tao makikilala mo, taong fi-feature mo. Thank you. Bakit ako bang na-interview niyo? Eh, kahu ko'y nag-stop dito sa harapan namin. At yung pagkain. Napaka-importante ng pagkain. Yun yung magiging tuldok na magiging masaya at unforgettable yung magiging biyahe nyo. Alam mo, after experiencing Bislig, yung tumatak sa isipan ko hanggang ngayon, at feeling ko for a long time, yung mga pinuntahan namin. It's worth the travel. Yun yung masasabi ko, it's worth the travel. Kung gusto nyo yung sabayan ng biyahe namin, maghanda ng ganitong budget. For more information, please log on to this website. Abangan ang biyahe ko next week! Sumasagad sa sagada! Up. You don't like me when I'm angry. Vegeta, Dragon Ball Z. Sama na kayo sa? Biyahe Drew! Kahit hindi nila naiintindihan ko ano sinabi nila. Correct!